Kissing sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ibang iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang lang. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unahin natin ang libre sakay sa Asia Carousel na malaking ginhawa raw sa mga pasahero, pero ang mga chuper na didelay na naman daw ang sahod. Mula sa Caloocan, may unang balita live si James Agustin. James! Good morning at nung linggo na ito ng libreng sakay dito sa EDSA Carousel. Malaking bagay para sa mga pasahero dahil malaki yung natitipid nila. Pero yung mga bus driver na nanawagan na sana naman daw hindi madelay yung kanilang sweldo. Bago pa mag alas 4 na madaling araw, may pila na ng mga pasahero sa EDSA Carousel Station sa Monumento. Nananatiling libre ang sakay sa ilalim ng service contracting program ng pamahalaan. Malaking bagay kasi tipid sa pamasahe at saka paaga kang nakakapasok. Saan nyo na lang nilalaan sana yung dapat pamasahe na rito? Bali, tinatabi ko na lang para sa baon, para sa mga panggastos. Yung tipid sa pamasahe. Malaking bagay po ito sa akin dahil kasi araw-araw. Kaka-minus po ako na 36 pesos araw-araw. Pamasahe po. Kung ang mga pasahero natutuwa sa libreng sakay, problemado naman ang mga bus driver. Mahigit 2 linggo na kasi sila hindi sumusweldo. Wala pa nga sir, wala pa delay pa. Wala pa kami sahod. Ang iba, inasahan na ng pamilya namin. Wala. Kaya may nag-aaral pa ako. Bayaran na. Si Ryan, pinagkakasya na muna ang allowance na binibigay ng kanyang bus company habang walang sweldo. Mahirap din kasi siyempre may mga pamilya kami. Paano naman yung pamilya namin pag ganito walang sahod kami? Samantala, ikan, sinusubukan pa natin na makakuha ang panig ng LTFRB kaugnay sa hinain ng mga bus driver. Ito naman po nakikita nyo, itong sitwasyon dito sa EDSA Carousel Bus Station sa Monumento sa Caloocan. Yung pila ng mga pasahero, araw-araw na natin nakikita ito. Ang dulo ay nandito na sa southbound lane ng EDSA. Palikupo dito sa Benin Street. Kanina pang madaling araw may pila dito ng mga pasahero, yun nga lang, umuusad naman at marami tayo nakikita na mga bus. Ang sinasabi sa atin ng mga bus dispatcher, meron sila mga tinatawag na mga rescue buses dito. Kapag naipon na yung mga pasahero sa ibang estasyon nito EDSA Carousel, ay hindi na sila nagsasakay ng mga pasahero dito sa Monumento, dumidiretso na doon para din naman makapagsakay ng iba pang mga pasahero. Libre po yung sakay dito sa EDSA Carousel. Kaya samantala hindi mga kapuso natin at sinasabi sa atin ng LTFRB na ang average na sumasakay dito kada araw ay more than 200,000 passengers. Yan muna unang balita mula rito sa EDSA Monumento sa Caloocan. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipinas. 5 empleyado ang muntik makulong sa sunog sa isang warehouse sa Malabon kanina pong madaling araw. Ang natupok na warehouse ay naglalaman ng mga karton at mga nire-repack na toothpaste, sabon at shampoo. Nagbabalik si James Agustin. Ganito na kalaki ang apoy na lumalamon sa warehouse na ito ng abutan ng mga bumbero sa Barangay Potrero, Malabon pasado hating gabi. Nakalabas naman ang 5 empleyado na nagtatrabaho ng sumiklabang sunog. Paglabas namin, malaki na po yung sunog pagtingin namin sa bubong kasi maliwanag na po sa taas. Hindi nyo alam kung saan? Hindi po namin alam kung saan talaga nanggaling yung sunog. Matapos ang kalahating oras ay diniklara itong under control. Ayon sa BFP, naglalaman ng warehouse ng mga nire-repack na toothpaste, hand soap at shampoo. Siguro yung sa mga karton, yung mga nire-repack nila na sachet ng shampoo at saka toothpaste, tsaka yung mga container ng hand soap na ginagawa nila, kaya bigla siguro lumaki yung apoy. Inaalam pa raw ng BFP ang sanhi ng apoy, maging ang kabuong halaga ng pinsala. Bago mag alas 2 sa madaling araw na mapula ang sunog na umabot sa unang alarma. Yan ang unang balita sa Malabon. James Agustin, Bumpuso, para sa Pilipino. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa isa sa mga terminal ng jeep at tricycle dito po sa Katipunan sa Quezon City. Mula nga na nga magbukas ang taon, ay nagsunod-sunod na ang pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo,
Ang kabi-kabila pong mga oil price hike na ito, malaki po ang naging epekto, no? Lalo na sa mga namamasada at ganun din sa mga pasahero. Pero syempre lalo na po dun sa mga chofer, no? Dahil nga ito po yung pinagkukunan lang po nila ng kanilang kabuhayan. Ngayong araw po, big time oil price hike na naman ang inaasahan po natin. 4 pesos and 10 centavos kada litro ang itataas ng diesel at 3 pesos naman kada litro ang sa gasolina. Ilang kumpanya naman ang magtataas ng 3 pesos and 50 centavos kada litro ng kerosene. May mga nagtaas na kaninang alas 12 ng hating gabi, pero meron namang magtataas ngayon pong alas 6 ng umaga. At marami na nga po, paulit-ulit na nating nire-report yung mga umaaray na mga chopper po natin, no? Ngayong umaga po makakasama natin ang isa sa mga kapuso nating chopper na si Tatay Ray Bognot. Siya po ay naninirahan na lamang po sa isa sa mga jeep dito po sa terminal, no? Dahil nga sa hirap ng buhay. Magandang umaga po sa inyo, Tatay Ray. Opo. Siyempre alam naman po natin kung gaano kahirap yung buhay ninyo, no? Magmula nung pandemic, talagang hindi na kayo namamasada. Pero ano po yung nagtulak palalo sa inyo para talagang hanggang ngayon, kahit na pinapayagan na pong pumasada ang mga jeep na dinadrive po ninyo, eh bakit dito pa rin po kayo nakatira sa jeep? Wala po kami kasi pangupan ng bahay. Dahil po sa hirap ng biyahe, taas pa ng krudo. Kaya po, imbis na yung kita namin, napupunta pa sa krudo. Mm-hmm. Pakita natin, ito po bang sinasandalan nyo ngayon? Ito po yung jeep ninyo. Pakita lang po natin. So, gano'n po kayo karami na buong pamilya nyo po ba nakatira ngayon dito? Opo, mga anak ko po. Ituro nyo po sa atin, Tay. Alika. So ngayon po, buong pamilya nyo, ilan po yung mga anak po ninyo? Lahat kasama nyo po ba rito? Opo. So, dito sila talaga nakatira? Opo. Paano kayo nagkakasya rito? Lima anak nyo? Opo. Pag hindi po kasya, doon po sa ibang nakaparadang jeep. Doon po... So, kung hindi kayo kakasya rito sa ibang mga nakaparadang jeep, kasi yung magamit nyo, di ba dito kayo dapat nakatira? Opo. Ayun po yung po kasi hindi pa nagagamit. Itong isang to? Opo. Bakante po yan, kaya po dyan muna namin linagay yung gamit namin. So, hindi to pumapasada, kaya opo. Nandyan yung gamit ninyo. Opo. Pero ito yung pinapasada nyo lang po. Opo. Oo. Ano po ba ang patawagan po natin sa mga otoridad? Syempre alam naman natin na talagang ganito, patuloy ng pagtaas ng presyo ng krudo. Sana po babayin sana ng presyo ng langis para naman medyo kumita kaming kahit konti, kasi halos yung kita namin napupunta lang sa krudo po eh. Mm-hmm. Nakakaapat na biyahe lang po kami. Mm-hmm. Tapos po kinabukasan wala kaming biyahe dahil alternate po yung biyahe namin. Mm-hmm. I understand, itong May 5, mawawala na raw itong terminal ninyo. Opo. Ano pong sinabi? Bakit? Anong dahilan daw? Alam niyo po ba? Kasi po daw, yung kasawa, ano po kasi ito sa nawasa po. Ah. Gagamitin na po yata daw ito. Nako. So, nasabihan na po ba kayo kung saan kayo lilipat? Wala po. So, wala rin kasabuhan? Wala po kasi nagkadurudong ako saan kami... Oo. Hindi bali po, kahit pa paano, syempre medyo maliit lang po yung maitutulong namin kahit pa paano, no? Mamaya sa Oh My God, sana manalo po kayo. Pero syempre ang nais din po sana natin ay mabigyan pa rin po kayo ng ayuda. Opo. Salamat po. Oo, yung syempre, ito yung supposedly manggagaling dapat sa pamahalaan po, ano? Opo. Mag-iingat po kayo sa inyo pong pamamasada po, ano? Maraming salamat po. Alright, maraming salamat po si Tatay Ray Bognot. Samantala mga kapuso, 13 araw bago po ang eleksyon, itiniyak po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na sapat ang supply ng kuryente sa Region 6. Ang COMELEC naman po ay inilatag na ang mga kakailanganin para sa butuhan doon. Yan po ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Caitlin, maayong aga! Maayong aga, Maris! Handang-handa na ang COMELEC sa mga probinsya kasama na ang PNP at Philippine Army para siguraduhin ang tahimik at mapayapang eleksyon sa Mayo 9. Nakahanda na ang Commission on Elections Region 6, Police Regional Office 6 at Militar para sa May 9 National and Local Elections. We are almost 95% ready. The remaining 5% is now for the actual deployment and
of course, securing our people in Western Visayas. Good morning. Actually, before pa January 9, we've been preparing for the election together with the PNP in the Comelec election. Siniguro naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na sapat ang supply ng kuryente sa rehiyon, lalo na sa araw ng eleksyon. There's been a series of shutdowns, no? Palagi tayong nagpalabas ng mga advisory just to make sure, no, that the critical defects or equipment is ready for the election, no? Ang COMELEC naman, may inihandang hub o lugar kung saan maaaring maayos o mapalitan ang mga palyadong VCM o vote counting machines at SD cards. So they were given trainings on troubleshooting. But in case may problema, again nga, need to be replaced. No, may ara man kita contingency VCMs man in every provinces. Pero kung kulangon kita, may ara kita nga hubs for the replacement, no, of our VCMs. Also, ang sa SD cards, as earlier said, may ara na kita provincial hubs para mas malapit na nga mag-replace or mag-reconfigure. Ininspeksyon ng Cebu Provincial Police Office sa mga voting precincts sa Talisay City. Tiningnan nila kung may magagamit na hiwalay na entrance at exit sa mga paaralan sa araw ng eleksyon. Unang ininspeksyon ang Talisay City Central School na siyang pinakamalaking paaralan ng lungsod. Sa talaan ng Talisay City COMELEC, mahigit 17,000 botante ang inaasahang boboto rito. Inirekomenda na rin ng Talisay City Police ang pagbabawal na pumarada ang mga tricycle sa labas ng mga paaralan dahil sa maliit ang mga kalsada. Magtatayo ng Police Assistance Desk malapit sa mga polling center. Base sa hotel occupancy rate para sa first quarter ngayong taon, 400% ang itinaas sa tourist arrival ng Davao City. Nasa 127,300 ito kung ikukumpara sa kaparehong period noong nakaraang taon na nasa 25,266 lang. Ayon sa Davao City Tourism Office, ito'y dahil sa pagluluwag ng COVID-19 restrictions at pagsasailalim sa lungsod sa Alert Level 1. Domestic travel is already open, no requirements, no restrictions. Inaasahan ang pagbabalik ng face-to-face na mga aktibidad para sa selebrasyon ng Kadayawan Festival sa Agosto. Pero kung dati ay nasa isang buwan itong ipinagdiriwang, ngayon nasa isang linggo na lang. Maris, dito naman sa Western Visayas, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga turista sa mga tourist destination sa rehiyon ngayong tag-init. Lalo na sa Boracay Island, na libo-libong turista ang dumadayo araw-araw. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Maris? Madama nga salamat, Caitlin Revilla. Inimbestigahan na ng Commission on Election ang naudot na presidential at vice presidential debates. Ayon kay Commissioner Ray Bulay, inaalam na nila kung ano ang pananagutan ng private partner nila na Impact Hub Manila, batawas tumalabog ang 14 million pesos na cheque na pambayad dapat sa venue ng Sofitel. Basa kanilang memorandum agreement, wala dapat gastos ang COMELEC pero posibleng kumuha ng advertisement ang Impact Hub para kumita. Kinumpirma naman ang Impact Hub na hindi kasali ang COMELEC sa kontrata nito sa hotel. Nais daw nilang resolbahin ng pribado ang hindi nila pagkakaunawaan ng hotel. Sa liham ni COMELEC spokesperson James Jimenez sa Sofitel noong April 1, sinabi po niyang pinakamainam daw na ituloy ang kanilang kontrata sa Impact Hub at ginarantihan daw ng COMELEC na sa kanila manggagaling ang pondo para sa natitirang mga event. Sabi ni Bulay, hiningi na nga raw ni na Jimenez kay COMELEC Chair Pangarungan ang pag-release ng 15 million pesos para sa Impact Hub. Pero illegal daw ang paglalabas ng pera dahil walang resolusyon o kontrata rito. Nagsumite na ng tuguan ang 14 na opisyal ng COMELEC, kabilang na si Jimenez, matapos pagpaliwanagin. Posibleng magkaroon na raw ng findings sa loob ng isang linggo. Dahil sa issue, gagawin na lamang na tape panel interview imbes ang dapat sana'y huling presidential at vice presidential debates. Ipapalabas po ito mula May 2 hanggang May 6. Nagkain ng partial motion for reconsideration sa COMELEC and Bank ang grupong Pudno nga Ilocano para sa pagbasura ng COMELEC First Division sa inihain nilang disqualification case laban kay dating Senador Bongbong Marcos.
Hiling ng mga petitioner, isang tabi ang desisyon dahil hindi raw sapat ang mga dahilang inilatag ng First Division ng ibasura ang kanilang petisyon. Binigyang diin ng grupo na hindi paghahain ni Marcos ng kanyang income tax return sa apat na magkakasunod na taon ay nagpapakita ng sadyang paglabag sa batas at pag-iwas sa mga tungkulin na indikasyon daw ng moral turpitude. Giit din nila ang pagkakakonvict kay Marcos sa paglabag sa tax code ay may kaakibat na parusang perpetual disqualification from public office. Matatanda ang ibinasura ng COMELEC First Division ang disqualification case ng grupo dahil sa kawalan daw ng merito. Sinusubukan pa rin naming kuna ng reaksyon ang kampo ni Marcos. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal, tumaas po ngayong tag-init ang kaso ng diarrhea sa mga bata ayon sa Philippine Medical Association. Ayon kay PMA, President Dr. Benito Atienza, marami kasing bata ang aksidenteng nakakainom ng tubig mula sa swimming pool o dagat. Dapat daw ipa-check up agad ang mga bata para malaman kung viral o bacterial ang sanhi ng diarrhea. Kasabay ng World Immunization Week, binigyan diin ni Dr. Atienza ang kahalagahan ng pagbabakuna kontra rotavirus na nagdudulot ng diarrhea. Hatid naman po namin ang live na sitwasyon ng trapiko mula naman sa Himpapawid. Ito na ang kuha sa EDSA Cubao sa bandang Nepa Q-Mart. Ang nasa kaliway patungo po sa monumento habang ang nasa kanan naman ay Pamakati. Maluwag at mabilis pa naman ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Wala pa rin pong problema as of 6:26 in the morning. Iga, nagsimula na kahapon ang pagbibigay ng ikalawang booster shot contra COVID-19 sa mga edad 18 pataas na may comorbidity o yung may karamdaman. Bahagi pa rin po ito ng kampanya para maiwasan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, lalo pat humihina raw ang bisa ng primary dose at first booster shot paglipas ng ilang buwan. Ikaw ba, partner Egan, magpapa-second booster ka na ba? Abay, kung kailangan. Why not? Ka-peppers booster ko lang yata eh. Oo. I think dapat ilang buwan, no? Ilang buwan. Oo, ang ating aantayin. Ang ating kapuso netizens kaya, ano, yes o no sa pagpapatulok ng second booster? Connie, Egan, hati ang opinion ng masa kaugnay sa isyong yan. Gaya ni Gualberto Apurado na ayaw na magpabakuna. Takot daw kasi siya sa side effects. Doble ingat na lang daw siya para hindi magka-COVID. Kirit naman ni Diane Arcilia, hindi pa raw ba sapat ang first at second dose? Naapektuhan na raw ang kanyang trabaho kapag hindi siya nakakapasok dahil sa side effects. Handa naman magpaturok ng second booster si Rose Cruz kung kinakailangan. Dagdag protection daw kasi ito, lalo pa ngayon na dikit-dikit na mga tao sa iba't ibang lugar gaya ng palengke. Libre naman ang bakuna kaya why not? Mas mahal daw ang maospital. Sinegunduhan niya ni na Christian Kasipit at Bloom Domino. Malapit na rin daw kasi ang eleksyon na siguradong dagsa ang mga boboto at para raw makaiwas ulit sa pagsipa ng mga kaso. Samantala mga kapuso, matindi pong alinsangan ang naranasan sa Dagupan City sa Pangasinan kahapon. Pumalo kasi sa 50 degrees Celsius ang init factor o damang init doon bandang alas 2 ng hapon. Noong Biyernes, April 22 na itala sa parehong lungsod ang 54 degrees Celsius na init factor. Sa ngayon, yan ang pinakamataas na naitalang init factor ng pag-asa. Ngayong araw, asahan pa rin ang malinsangang panahon pero posible rin ang mga pag-ulan. Ayon sa pag-asa, apektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Southern Mindanao. Easterlies o mainit na hangin galing sa Dagat Pasipiko naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may ulan na sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao, pati sa mga probinsya ng Aurora at Quezon at mga rehiyon ng Mimaropa at Bicol ngayong umaga. Pagdating ng hapon, uulanin na ang malaking bahagi ng bansa. Posible ang intense thunderstorms, kaya maging handa po sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. May chance rin ng localized thunderstorms sa ilang bahagi ng Metro Manila mamayang hapon. Isang record-breaking milestone ang achieve ng Korean soundtrack na With You sa iTunes Top Songs Worldwide. Nakuha nito ang number one spot sa iTunes Top Songs Worldwide sa loob lamang ng halos 5 oras mula nang ito ay ma-release kahapon. Tinalo nito ang 8 oras na iTunes record ng global hit song ng BTS na Dynamite. Ang soundtrack ay collaboration ng real-life friends na sina BTS Jimin at Ha Sung-won.
Official soundtrack ito para sa hit Korean drama TVN na Our Blues. Congratulations! Igan, ganyang kahaba ang pila sa ilang pamilya sa Beijing, China. Sa grocery niya, halos wala ng gulay na natira. Tila nagpanik ba yung mga residente kasunod ng pagsisimula ng mass testing dahil sa dumarami na namang kaso ng COVID-19. Nangangamba ang mga residente na baka matulad sila sa lockdown sa Shanghai kung saan binarikadahan ang ilang lugar na may mga COVID positive. Dawi sa pangahataw ng tubo ang pagbisita ng dalawang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang dahilan sa unang balita ni May Bermudez. Sakuha ng CCTV, kita ang paglapit ng dalawang lalaki sa mga nakatambay sa lugar. Ang isa may dalang tubo at agad hinataw sa isang lalaki. Ang kasama niya, sinuntok naman ng isa pang nakatambay. Tsaka pinaghataw rin ng tubo. Lumaban pala ito isa. Kinilala ang may hawak na tubo na si Kenneth Karagdag, isang criminology graduate. Habang ang dalawang tinarget, ang magpinsang Jervie at Eric, mga dayo lang sa lugar. Inawat si Kenneth ng kanyang kasama at saka sila naglakad palayo. Nangyari ang gulo sa Nazareno Street sa Barangay 232 sa Tondo, Maynila kaninang madaling araw. Ayon sa barangay, bisita ng tatay ni Kenneth ang dalawa. Nagalit daw ang suspect at pinalabas sa kanilang bahay ang magpinsan dahil bumabatak. Nag-aaway yung mag-ama dito, yung bumalo at yung tatay niya. Yung dalawa na yun, nasa loob ng bahay ng tatay niya. Pinalalabas niya ngayon yung dalawa na yun sa bahay nila. Siguro, magamit, mag-ganon. Mag-ganon. Kaya nagagalit yung anak. Ayon sa barangay, kalalaya lang ng ama ni Kenneth dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Sumugod sa barangay ang asawa ng biktimang si Eric na nakulong na rin daw noon dahil rin sa droga. O yung ano kasi dati, yung offline ano, parang, oo, yung sabi lang sa amin for verification. Tapos pagdating doon, di na sila pinalabas, kinasuhan na ng ganun. Isinugod sa ospital ang magpinsan. Pinagahanap naman ng pulisya ang mag-amang Karagdag. Ang kasamang sumugod ni Kenneth, hindi rin daw pamilyar sa barangay at inaalam pa nila kung sino. Yan ang unang balita sa Maynila. May Bermudez, Buong Puso para sa Pilipino. Tatlong magkakapit bahay ang arestado sa bypass operation sa Pasay kagabi. May unang balita si Nico Wahe. Hindi na nakapalag sa bypass operation ng mga pulis ang tatlong magkakapit bahay na ito sa barangay 156 Zone 16, Pasay City. Anim na siya shay ng mga hinihinalang shabu ang nasabat kina Christian Gaceta alias Kulet, Cholo Miranda at Michael Borinaga. Ang halaga nito, aabot sa mahigit 15,000 pesos. Nakuha rin kay Kulet ang isang kalibre 45 at mga bala, pero hindi raw kanya mga yun. Iwan lang ako sa akin, sabi sa akin ng tao, kukunin niya rin kagad. Hindi ko rin nakakalain na mahuli rin ako eh. Gayet niya, gumagamit lang siya at hindi raw siya nagbebenta. Kadalasan, iniiwan lang daw sa kanya mga item, tsaka siya tatawagan kapag kukunin na. Pero ayon sa mga pulis, pabalik-balik na sa kulungan si Kulet dahil sa illegal na droga. Si Miranda at Borinaga, itinanggi rin nilang nagbebenta sila. Gusto nyo nagbabantay akong tindahan sa gabi. Tatricycle lang po. Pinaganaan lang bumiyay. Maharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Yan ang unang balita sa Pasay City. Nico Wahe, Buong Puso, para sa Pilipino. Sugatan naman ang isang lalaki matapos barilin ang kapwa niya magsasaka sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Ayon po sa pulisya, nag-inuman sina Salvador Tibok na 55 anyos at Ariston Molina na 60 anyos. Pauwi na sana nang magtalo ang dalawa. Binaril ni Tibok si Molina. Tinamaan po ang biktima sa maselang bahagi ng katawan. Gumanti naman si Molina at tinaga sa mukha si Tibok. Nakalabas na ng ospital si Molina habang nagpapagaling pa si Tibok. Tinalakay kahapon sa Senado panukalang pagpataw ng excise tax sa mga plastic bag. Sa pagdinig ng Committee on Ways and Means, nagpahayag ng suporta rito ang Department of Finance. Pero ang Philippine Plastic Industry Association tutol sa panukala.
Posible raw magkaroon ito ng epekto sa food industry dahil siguradong tataas ang presyo ng plastic. Mas dapat daw unahin ang pagpatupad ng mga kasalukuyang batas tulad ng recycling at tamang pag-iwalay ng mga basura. Sangayon ang magkatandem na Senador Ping Lacson at Senate President Tito Soto na gawin nilang panel interview ang dapat sana'y huling debate ng Commission on Election. Sinabi nila yan ng mga kampanya sa Tarlac kahapon. Sabi ni Lacson, handa silang sumalang basta tape as live at hindi edited ang interview. Ayon naman kay Soto, mas paigtingin nila ang pangampanya lalo na't malapit ng botohan. Nagpakita ng suporta sa kanila ang ilang kaklase ni Lacson sa Philippine Military Academy, kabilang si dating PNP Chief Nicanor Bartolome. Nag-courtesy call din sina Lacson at Soto kay Tarlac Bishop Enrique Macaraeg at nagpunta sa San Sebastian Cathedral. Nakipagkita rin sila kina Governor Susan Yap at Tarlac City Mayor Christy Angeles. Dumalo sina Lacson at Soto sa isang town hall meeting sa Pangasinan. Nag-courtesy call din sila kay Urdaneta City Mayor Julio Paraino III. Taong bayan pa rin ang masusunod sa eleksyon. Yan ang reaksyon ni Mayor Isko Moreno sa pagkalas ng ilang grupong dating sumusuporta sa kanya. Wala rin daw problema kay Moreno ang pagkansela ng COMELEC sa huling presidential at vice presidential debate. Handa naman daw siyang dumalo sa panel interview kung kaya ng schedule niya. Pumunta kahapon sa bayan ng Carles Ilocos o Iloilo ang grupo ni Moreno, kabilang po ang running mate niyang si Dr. Willie Ong. Nag-courtesy call sila kay Mayor Sigfredo Betita bago pumunta sa isang rally ng mga taga-suporta. Sunod nilang pinuntahan ang Pototan, Iloilo. Kinagabihan, nagsagawa sila ng grand rally sa San Jose Antique. Ginit ni Vice President Lenny Robredo, dapat tignan ng tao ang kanilang mga proyekto bago maniwala sa anilay maling impormasyon na siya'y elitista. Sinabi ito ni Robredo sa kanilang meeting de avances sa Gapan, Nueva Ecija kahapon. Git niya, lahat ng kanyang mga proyekto ay para sa mahihirap. Daron din ang kanyang running mate na si Senador Kiko Pangilinan at ilan nilang senatorial candidate. Sa bayan ng Santo Domingo, inendorso si Robredo ni Nueva Ecija 1st District Representative Estrelita Ging Swansing. Sa Kabanatuan City naman, itinanggi ni Robredo ang mga ligasyon na minamaliit niya ang kakayahan ng mga Pinoy seafarer. Nag-courtesy call din si Robredo kay Mayor Vina Lopez ng bayan ng San Isidro at nakipagkita sa mga taga-suporta sa Cabiao. Inendorso naman si Pangilinan ng Nueva Ecija Calasag Farmers Cooperative sa San Jose City. Formal din nagpahayag na suporta kay Robredo si Batanes Governor Marilu Caico. Umapila sa COMELEC si Senador Manny Pacquiao tungkol sa isinasagawang interviews kapalit ng nakanselang presidential debate. Sa isang press release, hiling niya na mabigyan pa ang mga kandidato ng sapat na oras para ilahad ang kanilang mga plataforma. Kagabi, pinangunahan ni Pacquiao ang pagbubukas ng Maharlika Basketball League sa Batangas City. Sa kanya namang programa sa Facebook, binatikos ng katandem ni Pacquiao na si House Deputy Speaker Lito Atienza ang COMELEC. Kaugnayan ng nakanselang debate at pagbasura sa huling disqualification case laban kay Bongbong Marcos. Walang public engagement kahapon ang magkatandem na sina Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte. Pero ayon sa tagapagsalita ni Marcos at si Attorney Vic Rodriguez, nasa huling bahagi na sila ng pangampanya at malabo nang maka-accommodate ng panel interview ng COMELEC. Ito pa naman daw sana ang sinusuporta nilang format para mas makilati sa mga butante ang mga kandidato. Nagtungo sa Candelaria sa Quezon si Dr. Jose Montemayor. Dumalo siya sa isang medical mission doon. Wala namang pampubliko aktibidad kahapon ang katandem niyang si Rizalito David. Gagawin naman daw prioridad ni Leody de Guzman ang salary increase para sa mga guro, pagdagdag ng non-teaching personnel at pagbibigay insentibo sa mga kukuha ng kurso sa edukasyon. Sinabi niya yan sa interview sa Holy Catholic School sa Maynila. Nakipag-usap din siya sa ilang community leader sa Parola sa Tondo. Hindi niya kasama ang katandem na si Walden Bello. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Bello na naging joke na raw ang dapat sana'y COMELEC debate na ginawa ng panel interview. Wala raw itong pinag-iba sa e-rally na wala raw halos nanonood. Nasa Bulacan naman, sina Faisal Mangundato at Carlos Serapio kasama ang ilan sa kanilang senatorial candidates. Nakipag-usap sila sa mga Muslim. Inireklamo ni Mangundato ang mabagal na pagdating ng tulong sa Mindanao tuwing may kalamidad.
Sakali raw manalo, gagawin niyang autopilot ang gobyerno, nagagana kahit tulog ang Pangulo. Nangampanya naman si Ernesto Abella sa Daet Camarines Norte. Dumalo siya sa isang town hall meeting kung saan formal siyang sinuportahan ng mga grupo ng mga pastor na miyembro ng Provincial Ministerial Association of Camarines Norte Interchurch Fellowship. Nag-live naman sa e-rally si Manny Lopez habang nangangampanya sa Norzagaray, Bulacan. Ibinahagi niyang muli ang kanyang plataforma. Dapat din daw tutukan ang pag-recover ng micro, small and medium enterprises at ilan pang sektor para maibangon ang ekonomiya ng bansa. Maliban sa ipinalabas na AVP sa e-rally, walang pampubliko aktibidad si Norberto Gonzalez. Kahit mas maliit ang kikitain dahil mahal na ang krudo, tuloy ang biyay ng ilang tsuper ng jeep sa Marcos Highway. Sa pamamasada lang daw kasi sila umaasa para may ipakain sa pamilya. Mula sa Marcos Highway, may unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, magandang umaga. Rush hour dito sa Marcos Highway. Eh, gano'ng nga ba kahirap humanap ng masasakyan jeepney, lalo at tumaas pa lalo yung presyo ng mga produktong petrolyo. Sa Pampanga ang biyahe ni Roniel Capoy ngayong umaga para dumalo sa isang bidding. Sa Masinag, Antipolo siya nang galing. Dalawang sakay para makarating ng Cubao. Inagahan niya ang alis ng bahay alas 4 ng umaga kaya may nasakyan pa siya ng jeepney. Napansin niyang mas kaunti ang bumibiyahing jeepney ngayon. Ang tsuper naman na si Raymond Pahel, walang choice kundi magsikap na pumasada. Kahit na mahabdi na sa bulsa ang presyo ng gasolina, mas maigi na raw ito kaysa walang makain ng kanyang pamilya. Sa pamamasada lang sila nakakaasa para sa kanilang kabuhayan. Simula ngayong araw, gumalaw na naman ang presyo ng produktong petrolyo. Ang diesel, 4 na piso at 10 sentimo kada litro ang taas singil. Ang gasolina naman, 3 piso kada litro ang iminahal. Habang ang kerosene, 3 piso at 50 sentimo ang dagdag presyo. So pakinggan natin yung pahayag na natin nakausap kaninang pasahero, pati ng tsuper. Mas malakas yung gasolina kaya siguro mas favor ang LRT ngayon ng ano. Oh, kasi may LRT naman papuntang Cubao. Sa sobrang traffic po rito, talagang tiyagaan na lang eh. Ganun na lang mangyayari kahit tumaas ang diesel eh. Hindi kaya na magbawas ang biyahe, no? Tuloy tiyagaan na lang. Talagang tiyagaan. Pero hindi rin pwede magtaas ang pamasahe. Hindi rin sir eh. Maraming magre-reklamo eh. Igan, pasada na siya ito ng umaga. Ito yung lane ng Marcos Highway paluwas ng Metro Manila. Sa ngayon ay may mga pasahero naghihintay at hindi agad nakakasakay dahil yung mga jeepney ay halos puno. Di na rin alintana na wala ng distancing sa biyahe. At ito ang situation ngayon. Kung kailangan niyang bumiyahe ngayong umaga, ay maglaan ng konting allowance na baka hindi agad makahanap na masasakyan dito sa Marcos Highway. Live mula rito, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Abiso naman po sa mga kababayan natin sa Israel, iwasan ang pagpunta sa West Bank hanggang May 3 dahil pa rin po yan sa tensyon sa Jerusalem. Partikular sa Temple Mount, Damascus Gate, Al-Wad Road, Musrara Road at paligid ng East Jerusalem. Ayon po yan sa Embahada ng Pilipinas. Pati sa Golan Heights o mga lugar na malapit sa border ng Lebanon at Gaza. Maging alisto rin daw at mapagmatsyag sakaling magkaroon ng emergency, maaari hong tumawag sa hotline ng Philippine Embassy. Noong Biyernes, mahigit 50 ang sugatan sa nangyaring sagupaan sa Al-Aqsa Mosque Compound. May naiulat ding rocket attack sa Israel mula sa Gaza. Hatid namin ulit ang live na sitwasyon ng traffic mula sa Himpapawid. Sitwasyon po yan sa EDSA Ortigas White Plains. Yung gawing kanan po patungo monumento, maluwag ang dali ng trapiko. Nasa kaliwa, may bahagyang volume pero moving naman ang patungo sa Makati o southbound. Silipin naman natin ang traffic sa Rojas Boulevard sa Maynila. Kanto po yan ang Pedro Hill, southbound lane po yan na papuntang Pasay. Moderate po ang dali ng trapiko. Katamtaman lang naman, may volume pero umuuso naman po ang mga sasakyan sa mga oras ito. Tuloy-tuloy ang stop and go scheme doon. Bukas na uli sa publikong coral reef viewing at snorkeling site sa Samal Island. Alas 2 taon itong sinara dahil sa pandemic. Ngayon, maaari na muling ma-enjoy ang view ng coral reef at giant clams o taklobo sa lugar. Proyekto ito ng Davao del Norte State College at lokal na pamahalaan ng Samal Island.
Malaki raw ang tulong ito sa turismo at sa mga mangingisda sa isla. Showbiz chica, may fangirl moment si Kapuso actress Gabby Garcia kay Canadian singer-songwriter na si Shania Twain. Sa Instagram, ipinost ni Gabby ang video ng slow dancing nila ng boyfriend na si Khalil Ramos sa classic song ni Shania na You're Still the One. Nag-comment dito si Shania ng tatlong kiss face emojis. Agad itong pinusuan ng Kapuso actress. Sinabi rin niyang excited siyang mapanood ng live ang singer. Nakakilig naman talaga yung ganyan. Samantala, update tayo sa Miss Universe Philippines 2022. Hindi natuloy ang national costume presentation kagabi. Ayon sa official social media accounts ng Miss Universe Philippines organization, dahil yan sa technical glitches. Itutuloy daw ito mamayang 6 p.m. sa TikTok Philippines account. Nagpasalamat din ang organization para sa patuloy na suporta. Sa April 30 na ang coronation night ng Miss Universe Philippines 2022. Samantala, balik telebisyon na ang tambalang Ding Dong Dantes at Mariam Rivera. Bibida ang dong yan sa pinakabagong sitcom na Jose and Maria's Bonggang Villa. Yan ang unang chika ni Aubrey Carampel. Kapuso Primetime King and Queen. Dream come true kung ituring ni Kapuso Primetime King and Queen Ding Dong Dantes at Marian Rivera ang pinirmahang partnership sa pagitan ng GMA Network at APT Entertainment Incorporated para sa pagbabalik telebisyon ng kanilang tambalan. Kasama pa ang production outfit ng Dantes couple na Agosto 2 bilang co-producers para sa upcoming sitcom nila na Jose and Maria's Bonggang Villa. Bukod sa na-miss ko talagang katrabaho si Marian sa TV, eh, at this time, syempre, sa isang show na malapit din sa puso namin. And pinakamahalaga doon, syempre, yung partnership with GMA and APT na first time na mangyayari sa amin. Sabi ko nga, sitcom pa. Ito yung isa sa mga gusto kong ginagawa talaga. Bonus pa dahil kasama ko siya. Present sa contract signing sa panig ng GMA Network, sina GMA Films President at Programming Consultant to the Chairman and CEO, Attorney Annette Gozon Valdez, at First Vice President for Program Management, Joey Abakan. Masayang-masaya kami na hindi lang starring dito sa sitcom na to ang ating Kapuso Primetime King and Queen na si Marian at si Dong, pero partners pa natin sila dito ngayon sa sitcom na ito. So, we're very excited for this. I've worked with Ding Dong and Marian as actors. Yes. And this time, it's very exciting because you hear their creative inputs. Pumirma naman mula sa APT Entertainment Incorporated, si President and CEO Mike Tuviera at CFO and COO Jojo O'Connor. Nakaka-excite sa amin sa APT because of course just to have stars like Dong and Yan in your project, malaking bagay na. But to partner with them as co-producers, ibang level yon. First time namin magsama-sama. With GMA, matagal na, marami na kami projects together. Pero with Agosto 2, this is the first time. So we're very excited. Nagbigay naman ng mensahe sina GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon at GMA EVP and CFO Felipe S. Yalong. Sina Ding Dong at Marian ay dalawa sa mga homegrown talents ng GMA Network na naging pinaka-popular. Nakakasiguro kami na ang kanilang maraming fans dito sa Pilipinas at abroad will welcome them back in TV very soon. We are so happy and proud of how much the two of you have grown as individual artists in your craft. Now as a co-producers of GMA, we are looking forward to many more partnerships with you. Bago yan, nag-collab din ang Dong Yan para sa isang Mother's Day documentary special na kinuna nila sa Israel. Nang mag-judge doon si Marian ng Miss Universe, ang docu na Miss You, The Journey to the Promised Land na idinirect ni Dong ay mapapanood na sa GMA sa May 7. She will be talking about many things tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa relationship niya with her mother, who is also an OFW. She will talk to an OFW who is based in Israel at doon sa pag-uusap nila
maraming mga realizations, maraming mga lessons, and shared values. Walang exact na salita para iparamdam ko o para masabi ko kung anong nararamdaman ko na how grateful and blessed talaga ako to have this family, especially, alam mo, yung mga taong nagmamahal sa akin. And Dong, Zia, and Sixto, parang lahat sila. Naging buo ako dahil sa kanila. Yan ang unang balita, Aubrey Carampel, buong puso para sa Pilipino. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.